Good morning mga tao, sabi ni Hank Resirian. Good morning guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. At sa ngayon ay araw na ng Webes. At kumusta kayo? At ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa aking channel at kay Brother Jose. Shout out sa iyo, Brother Jose. Yung bahay ni Kyle malapit nang matapos. At sana malakad na nila yung mga papel nila sa pagpapakasal nila at para makalipat na sila. At yun nga lang, kulang pa yung budget, ganun talaga. Pero meron ng bubong, meron ng dingding, kunti na lang. Kung talagang gugustuhin nilang lumipat, pwede na rin sigurong lumipat kaysa doon sa bahay na tinitirahan nilang sobrang init. But anyway guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi tungkol kay Kyle. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bahay ni Mylene. Dahil sa sa pagiging Marites ko rin minsan ay rin ako ng mga balita na yung bahay daw ni Mylene ay ibinigay na sa iba. Ang pagkakaalam ko guys, kung hindi ako nagkakamali, yung lupa ay binili yun, galing sa mga sponsor yung ipinambili nun, pati yung pagpapatayo ng bahay, galing sa mga sponsor yun. Tapos, mas kumita pa nga si Kuya Bal Santos Matubang doon kasi bawat punta niya nagbablog at sa mga panahon na yun, hanggang ngayon, malaki ang views na nakukuha nila. So anyway, ang pagkakaalam ko doon sa lupa ay nakapangalan kay Mylene dahil sa mga, kung sino man ang mga nakasubaybay sa atin ay malalaman natin or maaalala natin. At ito yung naaalala ko, na nung binili ang lupa na yan ay si Mylene at yung may-ari ng lupa ay nagpirmahan sila sa barangay at nakapangalan kay Mylene yung lupa. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang naaalala ko. At ngayon, ibinigay na raw ni Kuya Bal Santos Matubang sa ibang tao. Para sa akin guys, si Kuya Bal ang nagpagawa nun. Pero ang perang ipinagawa nun ay galing sa sponsor. Yung lupa at yung bahay, galing sa mga sponsor yung mga pera nun. Kung nasubaybayan nyo si Kuya Bal, para nga sa akin, mas kumita si Kuya Bal dyan. Dahil dinadala lang naman niya yung mga binibigay ng mga sponsor at yun ang ano. Kasi mapapansin nyo guys, kapag walang binibigay na pera yung mga sponsor, hindi rin naman sila napunta dyan eh. Pupunta sila, alimbawa si Kalinga Prab, minsan pupunta sila doon, magbibigay ng 2,000, tapos sabay kukunan niya ng magbablog siya, gagawa niya ng content. So, mas kikita siya doon sa halagang 2,000 pesos, ang kikitain niya ay doble-doble kung iisipin natin. So, ngayon, yung bahay ay ibinigay daw sa iba. Yung bahay ni Kuya Bal Santos Matubang, ibinigay daw sa ibang sa iba, yun. Hindi naman yun basta-basta maibibigay talaga dahil sa ang mas may karapatan niyan ay yung mga sponsor. Sila mismo ang magde-decide niyan kahit na mag-decide pa ang mga sponsor ay hindi rin yun basta-basta dahil nakapangalan niyan kay Mylene kung hindi ako nagkakamali. Yun ang naaalala ko. So kapag ibinigay yan sa iba, kailangan pumirma si Mylene. At kapag walang pirma si Mylene, hindi nila yan maibibigay kahit kanino man. Kaya ang sabi ay ibinigay daw kay Mark. So yun, okay yun sa anak ni Ate Mylene. Doon niya ibigay. Okay yun kasi anak niya naman yun. Kasi hindi talaga yun pwedeng ibigay kahit kanino. Kasi nakapangalan kay Mylene. Pwede silang, si Mylene na may-ari nun, pwede silang idimanda kahit ano pa ang mangyari. Dahil nasa pangalan ni Mylene yun eh. Wala na silang karapatan doon. Parang ganun. Kasi yun na nga, nasa pangalan ni Mylene. Ngayon guys, ang lumalabas na naman dito, parang napakabuting tao ni Kuya Bal. Mabuti naman talaga siyang tao. Matulungin. 80% sa sahod niya, binibigay niya sa mga tao. Yun ang sabi niya.
Kaya ngayon guys, lumalabas na napakabait ni Kuya Bal, sobrang bait niya dahil sa issue na to. Sobrang bait niya dahil ibinigay daw kay Mark yung bahay. Hindi naman talaga, yun na nga guys, hindi naman talaga yun pwedeng ibigay kahit kanino. At saka ang mas may karapatan niyan ay yung mga sponsor. Kasi sila yung gumastos niyan mula sa lupa hanggat sa bahay. Sila yung nagpagawa niyan. So, ang mga sponsor ang mas may karapatan diyan na mag-desisyon. Kaya ngayon, ang lumalabas ay si Kuya Bal ang sobrang bait, sobrang matulungin, ang dami niyang pinagawang bahay. Yun na nga. Hindi kasi nila minsan naiisip na kung wala yung mga sponsor ay hindi rin yan magagawa ni Bal Matubang yung mga tungkol dito. Naging idol ko si Kuya Bal dati, simulat pa lang siya. Yun nga pa, ilang beses ko na to sinabi, 10,000 plus pa lang ang kanyang subscriber. Anong siya ay subscribe ko. Tapos si Kalinga Pram naman ay 2,000 plus ang kanyang subscriber. Nagtatrabaho pa siya doon sa Naga yata yun, o hindi ko alam, o kaya sa Dait. Nagtatrabaho pa siya noon nung isubscribe ko. So ayun, nasubaybayan ko sila mula noon. Nung una, sobra akong hanga talaga sa mga yan kay Kuya Bal dahil nga sa pagtulong. Pero medyo nakikilala na siya, medyo nababago ang kanyang ugali, nababago yung kanyang yumabang, tapos ay hindi ko akalain na pumapatol siya sa mga bae katulad ni Lu Gonzales, pinapatulan niya yung mga ganung bagay. Tapos kung magsalita siya ay paiba-iba yung mga statement niya. Ewan ko, tapos basta parang hindi ko, pati ako, hindi ko maintindihan. Dahil nung una kasi, hindi talaga siya nagme-mention ng mga taong nagbibigay sa kanya ng mga pera. Yung mga sponsor, hindi niya sinasabi, tanggap lang siya ng tanggap. Hindi niya sinasabi kung sino yung mga nagbibigay. So yun ang hindi maganda. Ay kung meron sponsor na ayaw magpabanggit yun, pero may mga sponsor din naman na siyempre gustong mabanggit yung kanilang pangalan, dahil nga nandito tayo sa social media. At saka iisipin ng tao, talagang si Kuya Bal Santos Matuba ang gumagastos ng lahat-lahat, 'di ba? Sa tingin ko naman, hindi naman yun gagawin na naghahanap buhay siya. Wala siyang ibang income maliban dito sa YouTube at yung Kolkol Radio niya. Sa tingin mo ba, yung mga pinatayo niyang bahay, galing talaga sa kanyang bulsa? Kung ako ang tatanungin, hindi ako naniniwala doon. Dahil mahirap yata magpatayo ng bahay. Lalo na katulad ng bahay ni Tatay Efren. Ano ang gastos yata doon? Half million doon sa pagpapatayo na yon. Meron pang mga bahay na mga talagang maraming nag-sponsor. Pero hindi, doon sa bahay ni Tatay Efren noon, hindi natin naririnig kung sinong nagbigay ng mga sponsor. Pero sa huli na lang, naririnig na natin na si ano ang nagbigay nito, si ganyan-ganito. Oh, di ba? Yung mga nakasubaybay kay Kuya Bal, alam nila yon. Kaya yung issue na yung bang mayroon nagbumawi ng pera sa kanya, hindi siya nabanggit sa shout out. Siyempre, magtatampo yon, lalo na kung ito ay isang vlogger. So kailangan, hindi na kasi kailangan guys na sabihin pang banggitin mo ko sa vlog mo. Hindi na kailangan sabihin yon. Kasi common sense na lang, isang vlogger ang nagbigay sa'yo. I-promote mo yung kanyang channel. Para sa ganon ay matuwa naman yung nagbigay.
Eh, pwera lang kung sabihin niyang, oh, sige, wag mo na lang akong... Pwera lang sabihin nung nagbigay, kung sasabihin niya sa'yo na, sige, wag mo na lang akong banggitin sa video. So, okay lang yun. Pero yung mga nagbibigay na wala naman silang sinasabi na wag banggitin, common sense. Alam nga naman na sabihin pa sa'yo na, sige, shout out mo ako dahil nagbigay ako ng ganito, ganyan. Siyempre, hindi naman yung sasabihin nung nag-sponsor. Diba? So, kumbaga, common sense na lang dito. Yung bang, lalong-lalo na kapag ang isang tao may channel. I-promote mo yung channel. Sa bagay, nung mga huli na, ginagawa na yun ni Kuya Bal after nung issue na yun, yung issue na ano ba to, yung ibinalik yung pera, yung kinuha ulit. After noon, natuto si Kuya Bal na mag-mention ng mga nagbibigay sa kanya, pero hindi nga yata lahat. So since that time nagano na siya, mini-mention niya na yung nagbibigay sa kanya ng pera. Kasi halimbawa isang vlogger, guys, nag-sponsor. Hindi na kailangan sabihin pa na, o sige, banggitin mo ako sa vlog mo. O sige, promote mo yung aking channel. Hindi na yun kailangan. Ikaw na yung mismong gagawa ng paraan kung paano mo matutulungan yung taong nag-sponsor sa'yo. Dahil kapag gumana yung kanyang channel, ibig sabihin lang nun, makakapagbigay siya sa'yo ng tulong. Kumbaga, hindi mo na uobligahin yung vlogger na magbigay ng 10%. Pero kapag isinout-out mo siya at pinopromote mo yung kanyang channel at kumita yung channel ng vlogger, ay magbibigay yun, sigurado ako, magbibigay yun, baka hindi lang 10% ang ibibigay. Ganon. So, kapag hindi mo siya i-shout out, hindi mo siya tinulungan i-promote yung kanyang channel, ay siyempre, hindi naman yun, kumbaga, wala naman yung pera na pang every month na ibibigay sa iyo. Kumbaga, sa ganun kasi tulungan eh. I-shout out mo yung channel, o kaya i-promote mo para kumita yung channel niya, at the same time, ay baka hindi lang 10% ang maibigay ng vlogger, baka more than 10% pa. So, ayun, kasi may mga vlogger din naman na, siyempre, pag kumikita na ng medyo malaki-laki, siyempre, nagdadagdag rin yung, lalo na kapag ang vlogger ay marunong tumanaw ng utang na loob. Siyempre, uy, kumita ako ng medyo malaki, so medyo laki-lakihan ko rin ang bigay ko sa kanya. Pero kung ang vlogger ay walang kinikita, ano naman yun ibibigay, diba? Ganun lang yun, ganun dito sa social media. Lalo na dito sa YouTube, mga ganito yung mga, based sa mga nakikita ko. So, siyempre naman, yung tao, halimbawa, may mga OFW na nag-i-sponsor, hindi naman yung makakapag-sponsor ng continuous, yung buwan-buwan ba. Siyempre, nagtatrabaho yun. Minsan nga, yung ibang katulad nga ng nabanggit ni Miss Lu Gonzales na imbis na ipapadala na lang sa pamilya nila, minsan na ipapadala pa sa mga vlogger para mag-sponsor, para i-promote yung kanilang channel. Pero may mga binibigyan na hindi nila ipinopromote yung channel ng mga nagbibigay. Kapag talaga ang isang tao ay vlogger na nag-sponsor, automatic yun para sa akin, ha? Automatic yun na i-promote mo yung channel ng tao para kumbaga mag-improve siya, para mas matulungan pa yung ibang kapwang natin na kababayan na mas maraming nangangailangan. Pero kung wala nga yung channel, wala rin yun itutulong, syempre. Yun lang, sinasabi ko lang, kapag ang isang tao ay vlogger, tulungan mong i-promote ang kanyang channel. Para sa ganon ay kumbaga lumago yung kanyang channel, malaki rin ang maibibigay sa iyo. So parang parehas kayo kumikita, parehas kayo nakakatulong sa mga kababayan. Ganun ang ibig kong sabihin ba, guys. So mas malaki or mas marami ang natutulungan.
So anyway guys, guys, hanggang dito na lang yung aking pakikipagkwentuhan sa inyo. Yun lang naman ay para sa akin kasi lahat naman galing talaga sa puso ko. Kung ano talaga yung nakikita ko, kung anong nasa puso ko, yun talaga yung aking sinasabi. Mahirap kasi kapag yung magsasalita ka ng hindi naman naaangkop sa iyong puso. Kailangan talaga galing sa puso mo. So, yun lang. Yun lang ang para sa akin. Kumbaga, yun lang yung aking naging opinion sa mga bagay-bagay na mga nangyayari, sa mga nakikita ko, sa mga nakikita ko na noon. So, ayun lang, guys. So, anyway, si Kuya Bal Santos Matuwang ay mabait na tao at based sa pagsubaybay ko sa kanya ay okay naman siya. Kaya lang, nabago lang talaga siya nung mga huli na. Yung mga huli na, ang laking pinagbago talaga ni Kuya Bal Santos Matubang at pati yung kanyang anak. So, nag-iba yung naging palaway na sila. Ibig ko sabihin, pumapatol sa babae, kahit sa babae. Kaya naman yung mga babae, alam mo naman mga ibang babae, yung mga ibang babae, alam mo naman, kapag pinapatulan, lalong nagngingit-ngit, di ba? So, naiintindihan ko yun. May mga ganun talaga. May mga babae naman na tahimik lang, ayaw na lang kumibo. Pero, yun ang mas matindi. Kapag ganun ang isang tao, guys, na yung bang puro lang pasensya, hindi siya kumikibo, ay pumutok, mas matindi yun kaysa doon sa para sagot. Yun lang para sa akin, guys. So anyway, thank you so much for watching at maraming salamat po ulit sa inyong lahat at iniimbitahan ko po kayo na i-subscribe ang aking channel at paki-hit po ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay pagpalain tayo ng Panginoon sa mga araw-araw na mga gawain natin at sana palagi tayong healthy. Thank you so much. Bye-bye. God bless. So ang bahay ay ibinigay ni Kuya Bal kay Mark. So hindi rin talaga pwedeng ibigay sa ibang tao. Kasi nakapangalan niyan kay Maylin. Yung lupa tsaka yung bahay kay Maylin niya nakapangalan. So hindi rin talaga pwedeng ibigay sa ibang tao. Kaya yun, kay Mark daw ibinigay. So, ngayon, ang lumalabas na naman ay sobrang napakabuting tao ni Kuya Bal. Eh, kung iisipin, yung mga sponsor ang mas may karapatan na magdesisyon kung kanino ibibigay. Pero kahit pa magdesisyon yung mga sponsor, eh, mahirap na rin kasi nakapangalan na nga kay Ate Maylin. Kung hindi pumirma si Ate Maylin, hindi yan makukuha ng ibang tao. Bagkos, pwede siyang magdemanda kung sino man ang magpumilit. Yun lang para sa akin. Yun lang ang aking opinion, kumbaga.